Hindi nagpapansinan ang dalawa nung gabing iyon hanggang sa nakatulog sila sa kani-kanilang kwarto. Kinabukasan, maagang nagising si Shane para ipaghanda ng pagkain si Zymon dahil maaga itong papasok ngayon sa trabaho. "Woman, have you seen my shirt?" tanong ni Zymon pagkababa niya ng hagdan. "Nasa bathroom." "Pwede ba? Tandaan mo kung saan mo iniiwan ang mga damit mo." Inis na sabi ni Shane. Kilalang kilala na talaga niya si Zymon at hindi malang niya yun napapansin. Tumaas naman ang sulok ng labi ni Zymon at nagtungo sa banyo. Pagbalik niya sa kusina, nakahanda na lahat ng pagkain. "Saan bansa mo gusto pumunta sa susunod?" Tumigil si Shane sa ginagawa niya at napatingin kay Zymon. "Anong bansa ang sinasabi mo? It's been a month nang lumipat tayo dito. Hindi magtatagal, matutunto na naman tayo ni Lolo. Bakit ba ayaw kang tantanan ng Lolo mo? Hindi mo naman na mapipilit si Miss Pamela na pakasalan ka dahil may anak na siya kay Sir Elvis." Obsessed si Lolo sa mga ginto. Interesado siya kapag nakakarinig siya ng mga sabi-sabi na may ginto ang lupa. Nagkataon na narinig niyang may nakitang ginto noon sa lupa na pagmamayari ni Geraldo. Kaya gusto niya ako ipagkasundo kay Pamela. Sa kanya nga yata nagmana si Ezekiel. Nakangising sabi ni Zymon, sabay suliyap kay Shane. Nagbaba ng tingin si Shane. "Hindi mahalaga kay Sir Ezekiel ang pera," sabi ni Shane na ngayon inakaupo na sa harapan. Zymon clenches fist dahil sa low-key na pagdedepensa ni Shane kay Ezekiel. "Hindi ko naman sinasabi mukhang pera ang pinsan ko. Ang sinasabi ko lang para siyang si Lolo, obsessed sa isang bagay. He was obsessed with Macy and Lolo is obsessed with golds." Hindi na lang nagsalita si Shane at sumimsim na lang sa kapi niya. "Sa tanong mo kanina, ayokong umalis," sad ni Shane. "Pagod na ako magpalipat-lipat ng lugar." "Oh, really? Oh, pagod ka lang nakasama ako." Nakangising tura ni Zymon. Shane glared at him but he was just shrugging shoulders. Sanay naman na siya na wala siyang halaga sa dalaga. "Parang ang unfair. I can't imagine life without you, woman. Pero ikaw parang sukang-suka na sa akin." Walang halong galit o lungkot sa boses ni Zymon. It was full of sarcasm in fact. "Imagine, ilang taon na tayong magkasama. Hindi ba talaga tumalab ang charm ko sa'yo?" He even bat his eyelashes trying to impress Shane. Pero mas lalo lang itong na-bad trip sa kanya. "Ouch, huwag ka na magsalita. Alam ko naman ang sasabihin mo," sabi niya at kumagat sa pandesal na nilagyan ni Shane ng omelette. "Pwede ba, Zymon? For once, tumahimik ka at kumain na lang dyan." Zymon just smirked at her at kumain na hindi dumadaldal. Ever since Ezekiel started his business, Shane was already by his side, helping him to rise on top. And the first time Zymon laid his eyes on Shane, nagka-interest na siya dito kaagad. But Shane always put some line between them. "Lalo tola itong ibang nakikita ko, hindi si Ezekiel lang. Nabala naman kay Macy." "Thank you for the food, woman. Pasok na ako sa trabaho," sabi ni Zymon at kinuha na ang na-ready ni Shane na pangtanghalian niya. Nang makaalis si Zymon, niligpit naman ni Shane ang mga pinagkainan nila at naglinis sa buong bahay. Nang bigla niyang naalala ang sinabi ni Zymon kanina na hindi nito kayang may isip ang buhay, nagbibiro lang ba ang binata o hindi? Never in her life that crossed to her mind na seryoso si Zymon sa lahat ng mga sinasabi niya. "Kaya ko ba?" tanong niya rin sa sarili niya. Nang mapatingin siya sa reflection niya sa salamin, agad niyang natitigan ang sarili niya. "Ano bang sinasabi niya na he can't imagine his life without me? Pwes ako, gusto kong buhay na wala siya. Buisit siya. He dragged me into his mess. Pati ako na wala sanang kasalanan sa lolo niya ay nadadami at ngayon ay nagtatago." Kausap ni Shane sa sarili niya sa salamin. Inis na binitawa ni Shane ang walis na hawak niya. Kung sa mata ng lahat nakikita siya bilang misis ni Zymon, pwes siya, ang nakikita niya sa sarili niya ay katulong ni Zymon. "Naging alila pa niya ako. Aba-aba, kung matuntun man kami ng lolo niya, bahala siyang umalis. Hindi ako sasama," sabi pa niya at pinulot ang walis. Then, bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Ezekiel sa kanya. "Pero ipinagkatiwala siya sa akin ni Sir Ezekiel. Ayaw ko ma-disappoint si Sir sa akin." Napaupo si Shane sa sahig. All these years nakasama niya si Zymon, iniisip lang talaga niya ay bodyguard siya ni Zymon. Tagaluto, tagalinis ng bahay, tagalaban ng damit, in short, yaya, at lahat naman ng pagod niya ay binabalikan ng mataas na pasahod mula kay Ezekiel. Kada buwan nag-i-increase ang sahod niya
Kaya para kay Shane, ang pagsama rin kay Zymon ay isang top mission. Mula sa amon niya, kahit pa ilang beses na siyang sapilitang kinidnap ni Zymon. Hay buhay, hanggang kailan ako magiging ganito? Paano kung mag-resign ako kay Sir Ezekiel? Hindi na kaya ako sasama pa kay Zymon? Tanong niya sa sarili niya. Tumayo siya at pinagpag ang damit niya. Ang sunod niyang gagawin ay labahan ang mga maruruming damit ni Zymon na basta nalang iniwan sa sahig. Shane unconsciously did her servant duties without even knowing nakalat sa mga kapitbahay nila ang imahe niya bilang mabait at mapagmahal na may bahay ni Zymon. Nilabas ni Shane lahat ng mga labahin niya kasama ng mga brief ni Zymon. Naging normal routine na sa pagitan nilang dalawa ang mga ito. Parang wala na kay Shane lahat ng mga ginagawa niya. Kahit ang paglaba ng mga personal na gamit ni Zymon ay parang wala na sa kanya. Pumunta siya sa may poso, a rusty metal that were used by people in their town to dig up some water from the well. Hi Shane, mukhang marami kang lalaban ngayon ha? Ang sabi ni Lena na nauna naglalaba sa tabi ng poso. Ay, oo, wala kasing tubig sa gripo. Naku Shane, masani na kayo ni Zymon. Kapag ganitong oras talaga, pinapatay nilang linya ng tubig. Ewan ko ba at hindi pa ito nire-resolve? Samantalang ito palaging pangako ng mga politikong tumatakbo. Ang unlimited tubig, mahabang litanyo mula kay Lori, na siya ring isa sa naglalaba. Huy Lori Fe, mamaya may makarinig sa'yo at baka ma-post ang mukha mo sa Facebook, paalala ni Lena. Naku, i-post nila, wala akong pakialam sa kanila. Bakit? Totoo naman ah. Hilaw na ngumiti si Shane at nagsimula na magbomba sa poso. At habang ginagawa niya yun, dumating si Kara, ang 18-year-old na may bahay na kakakasal lang noong nakaraang linggo. O Kara, ano nangyari sa mukha mo? Tanong ni Lori Fe, nang makitang nakabusangot ang mukha ni Kara. Pinapalaba ako ni Mama, nakasimangot na sabi niya. Sinusungitan ka ba ng biyanan mo? Tanong ni Lena. Oo, marami pang sinasabi na hindi maganda sa akin. Kasalanan ko ba kung pinakasalan ako ng anak nila? Napatitig si Shane kay Kara na batang-bata pa sa paningin niya. Ano ka ba? Para rin naman sa'yo ang ginagawa niya. Dapat rin naman na talagang matuto ka paano maglaba. Tingnan mo itong si Shane. Bata pa pero marunong na sa gawaing bahay. Mukha lang batang tignan si Shane pero malapit na siyang mag-30. Napatingin si Lena sa labahin ni Shane at napansin nilang isang tela na nasa ibabaw ng mga damit. Oh, brief ba yan ang mister mo Shane? Agad na mula ang mukha ni Shane sa narinig at nakita. Ang laki! Sabi ni Lori Fe na manghang-mangha habang nakatingin sa brief ni Zymon. Sabay silang lahat na napatingin sa direksyon ni Shane na ngayon ay hindi na makapagsalita at hindi na makakilos. Sobrang pula ng mukha niya, lalo't batid niya kung anong iniisip ng mga kasamahan niya ngayon. Malaki bang ano ng asawa mo Shane? Ang laki ng brief niya! Sabi ni Lena na nakangisi at curious malaman kung gaano kalaki ang ibaba ni Zymon. Ano bang pinagsasabi niyo dyan? Nihiyang sabi ni Shane na hindi alam kung anong gagawin. Ano ba naman ang malay niya sa tinatago ni Zymon sa ibaba? Kahit naman ilang taon na silang nagsasama, hindi naman sila umabot sa point na nagaganoon. Ay sus, ayaw pang mag-share sa ano ng mister niya? Natatawang sabi ni Lori Fe. Oo nga ate, tingnan mo itong brief ng asawa ko. Parang extra small lang ito kumpara dyan sa brief ng asawa mo. Ani Kara na ibinandera pa ang brief ng asawa. Parang gustong imatay ni Shane sa pinag-uusapan nila. She single for Pete's sake at hindi sila nagkaroon ng kahit na anong malisyosong relasyon ni Zymon. Pwede bang mag-change topic tayo? Huwag na nating pag-usapan ng brief ng asawa ko. Sabi niya at binilisan pang pagbomba sa poso. Asus, eto naman, nahiya pa. Mukhang pinagpala ka ng asawa Shane, sabi ni Lori Fe. Sa bagay, rinig ko kasi ay sadyang malaki raw ang sandata ng mga Amerikano kesa ng mga Pinoy. Amerikano ba si Zymon Shane? Alien, sagot niya na hindi nag-iisip. Ha? Ano, hindi, Pinoy siya, sabi ni Shane. Pero yung mga kalololohan niya ay foreigner. Wow, kaya pala. Pero in fairness, sobrang gwapo ni Kuya Zymon. Tipong mukha siyang taga-ibang bansa dahil sa hubog ng katawan niya. Pero makikita sa mukha niya na Asian pa rin ang itsura niya, sabi ni Kara. Ngumiti si Shane. Pareho ng kulay si Zymon at Ezekiel ngayon. Magkaiba lang ng mukha. Actually, mas tan ang kulay ni Zymon kesa kay Ezekiel. Dahil babad niya ito sa init, naisip tuloy ni Shane na hindi man lang nagmana ang dalawa sa mga ina nila. Ang alam ni Shane, maputi ang mga ina ni Zymon at Ezekiel.
parang si Doña Mercedes lang. Nag-usap lang ang apat tungkol sa buhay nila bilang mga may bahay at si Shane na nagpapanggap lang naman na asawa. Nabigyan pa ng advice kung paano raw sasaya ang gabi nila ni Zymon. At hindi man lang niya may tanggi ang sitwasyon niya, kaya wala siyang nagawa kung hindi sabihin na, "Sige, salamat. Gagawin ko yan." "Naku, Ate Shane, gawin mo yon. I'm sure masasarapan si Kuya Zymon nun. Asawa ko nga, tirik ang mata eh." Natatawang sabi ni Kara at nagtawanan sila Lorife at Lena. "Ingat ka lang sa muscle control, Shane. At baka mamaya mag-vaginal lock. Baka ma-hospital pa kayong dalawa ni Zymon." Sabi pa ni Lena at hiyang-hiya na talaga si Shane sa kinatatayuan niya. Wala na siyang ibang gustong gawin kung hindi ang umuwi na lang at magtago sa loob ng bahay. "Zymon!" Napatigil si Zymon sa pagbuhat sa isang sakong bigas na tawagin siya ni Rosita. Maliban kay Zymon, alam ng lahat na may gusto si Rosita sa kanya. "Ma'am Rosita, ayan ka na naman sa ma'am. Rosita na lang kasi. Ito naman, para naman tayong hindi magkaibigan." Sabi pa ni Rosita sabay bangga sa siko ni Zymon. Tumingin si Zymon sa mga kasamahan niya. Ayaw niyang madikit kay Rosita pero sobrang touchy nito sa kanya. Hindi naman niya ito pwedeng pagsabihan at baka mawalan pa siya ng trabaho. Kailangan niya ng trabaho para makapag-provide siya sa kanila ni Shane. "May gagawin ka ba pagkatapos nito, Zymon? Kain tayo sa labas mamaya sa out mo. Libre ko." Agad na sumipol ang mga kasamahan nila sa trabaho. Tinutukso siya ng lahat kahit nabatid nilang may Shane na siya sa buhay niya. "Ay naku, Ma'am Rosita. Sorry pero kasi maaga akong uuwi ngayon. Yun kasi ang sabi ni Mrs." Palusot niya kahit wala namang sinabi na ganoon si Shane. "Hindi naman tayo magtatagal eh." Sabi ni Rosita na naiinis na. "Kahit sandali lang naman, saka mali mo. Sabihin ko kay Papa na gawin kang OIC. Pasimple yung umalis na rin si Zymon mula sa pagkakahawak ni Rosita. Ayaw pa naman niyang hinahawakan siya ng iba maliban kay Shane. "Salamat Ma'am Rosita, pero hindi na. No read no write kasi ako. Baka hindi ko mapanindigan ang pagiging OIC. Saka ayoko rin naman maging busy masyado. Magtatampo si Mrs." Aniya kahit ng totoo, tinagurian siyang Young Einstein noong bata pa siya. Hindi na nakapagsalita si Rosita, lalo na't nakita niya ang bahagyang pagyuko ni Zymon para kunin ng isang sako ng bigas. "Sige po, ihahatid ko lang ito sa labas." Umalis na rin si Zymon at sa pagtalikod niya, doon na kumuyom ang kamao ni Rosita. "Mrs., Mrs., Mrs.," galit na sabi niya habang inuulit ang mga salitang binitawan ni Zymon sa kanya. Galit na galit siya kay Shane, lalo't kung tingnan niya si Shane, ay para bang nagyayabang ito. "Uy, ayos ka rin ha," ang sabi ni Paul sabay akbay kay Zymon. "Ayaw mo ba kay Ma'am Rosita? Palay na yung lumalapit sa iyo." Natatawang sabi niya. Lumapit naman si Roman. Hindi yan manloloko si Zymon. Di hamak naman na masexy at masarap ang misis niya. Biglang binitawan ni Zymon ang bigas na dala niya kaya nadaganan noon ang paa ni Roman at Paul. Napahiyaw sila sa sakit at nang tingnan nila si Zymon, nabutan nilang nakamamatay na tingin ito. "Banggitin niyo pa ulit ang asawa ko at hindi lang yan ang aabutin niyo." Galit na sabi niya at umuwi kahit na hindi pa uwian. Madali siyang mainis, madali siyang magalit basta si Shane ang pinag-uusapan. Nang makarating si Zymon sa bahay nila, dadatnan niya ang mga sinampay ni Shane sa labas. Nalabhan na rin lahat ang damit niyang marurumi. Tumaas pang sulok ng labi niya nang maisip na para na talaga silang tunay na mag-asawa. Anak na lang ang kulang. At dahil dyan, nawalang galit na nararamdaman niya kanina. Pumasok siya sa loob at natigilan nang makitang may kausap si Shane sa phone. "And it's Jenna Lee, Shane's younger sister." Pinanood ni Zymon si Shane na namumroblema. "Bakit ba kasi ayaw mong makinig? Hindi nga pwede. Tama si Papa. Delikado na pumunta ka doon kaya dyan ka na lang sa bahay. Hindi mo nga alam kung paano magpasikot-sikot doon." "Shane," tumikim si Zymon para kunin ang atensyon ni Shane. "Jenna Lee, ano ba?" Tumaas na ang boses nito hanggang sa nakita na lang niya na ibinaba na ni Shane ang phone niya. Napahila mo si Shane sa mukha niya. "May problema ba?" nag-aalalang tanong ni Zymon. "Kailangan ko umuwi sa amin," sabi ni Shane na mukhang paiyak na. Natigilan si Zymon at kinabahan. Ilang beses nang umiyak si Shane sa kanya, nagmamakaawa na uuwi na siya pero ngayon ay iba. Ramdam ni Zymon na uuwi si Shane hindi para takasan siya. Uuwi ito sa ibang dahilan. "Ano problema?" "Si Jenna Lee, ayaw makinig. Gusto niyang umalis at pumunta ng Manila eh hindi nga marunong bumiyahe mag-isa yun." Puno ng pag-aalalang sabi ni Shane sa kanya. "Zymon, gusto ko umuwi. Gusto ko siyang puntahan para sabihin sa kanya na delikadong iniisip niya. Pero..."
Natigilan si Shane nang maisip na hindi pwedeng iniisip niya umuwi, na hindi siya pwedeng umalis dahil ayaw ni Zymon at napansin niya ng binata. Ihahatid kita sa airport. Mag-book ka ng tiket ngayon para makauwi ka kaagad sa inyo. Nabigla si Shane. Hindi niya inaasahan na papayag ng ganon si Zymon. What? Papayag ka? It's your family, sabi ni Zymon sa kanya kahit nalabag sa kalooban niya dahil malaki ang tsansa na hindi nababalik si Shane sa kanya. Pack your things. Ako na lang magbubuk ng tiket mo ngayon, sabi ni Zymon at tumalikod para hindi makita ni Shane ang kalungkutan sa mga mata niya. I book your tickets. Ready na mga gamit mo. Tumigil si Shane sa ginawa niyang paghahalo sa ulam na niluluto niya. Aalis na siya pero nagawa pa rin niyang maghalo-halo ng ulam sa kalan. Hindi niya kasi inaasahan na biglang papayag ng ganun-ganun na lang si Zymon. Pakiramdam niya tuloy ay parang may hindi tama kahit na siya naman ang humiling dito na uuwi siya. Nakaredy ng maleta ko, sabi niya pero siya ay hindi pa nakabihis ng damit. Tumaas ang sulok ng labi ni Zymon. Kanina pa niya pinagmamasdan si Shane na aligaga sa kusina. Bakit ka pa nag-abalang magluto? Nag-aalala ka ba sa akin na wala kumakain mamayang gabi pag alis mo? Napatalan si Shane sa gulat na maramdaman ng hininga ni Zymon sa tenga niya. Napanunok siya nang wala sa oras at biglang napaharap sa binata. What are you doing? Ang lapit-lapit mo. Sinubukan niya magalit pero mas naunahan siya na matinding ka ba. I'm sorry. Sinisilip ko lang naman ang niluluto mo. So nag-aalala ka ba sa akin kaya ka nagluto muna ng pagkain? Kumunot ang noon ni Shane. Bakit naman ako mag-aalala sa'yo? Ang kapal naman ang mukha mo. Then I assume ang pagkain niya ay huling luto mo na para sa akin. Huling serbisyo, ganun? Napatigil si Shane sandali. Bakit pala pumayag ka kagad? Tanong niya kasi yon ang nagpagimbal sa kalooban niya. Napahawak si Zymon sa batok niya at nagkibit balikat. I don't know, sabi niya. Baka kasi ayoko makita kitang umiiyak at malungkot. Namilog ang mata ni Shane na tinitigan siya sa mga mata. Anong sabi mo? Sabi ko, ayoko nakikita kang malungkot at umiiyak. Noon pa ako umiiyak, nagmamakaawa sa'yo na tigilan mo na ako. Bakit ngayon ka pa pumayag na umuwi ako? Natigilan siya at na-realize na parang nagtunog siyang galit na pinayagang umuwi. You weren't sad back then. You were just mad at me at malaki ang pinagkaiba noon. You were crying and mad, kaya natitiis kita ba't hindi ko kayang makita ka na umiiyak sa labis na pag-aalala at kalungkutan. Tumibok ng malakas ang puso ni Shane sa narinig niya. Hindi niya mahalukay sa isipan niya kung kailan sila huling nag-usap ni Zymon ng ganito. I value you, woman. Zymon, stop doing that. Zymon chuckled and stepped forward to embrace Shane. Hindi siya nakakilos. Para bang na-estatwa na lang siya mula sa kinatatayuan niya. Thank you for thinking of me and being with me, Shane. Kahit na sa ethical ang reason kung bakit ka nagtsatsaga sa akin. After all those years na magkasama sila, Zymon uttered her name genuinely. Parang tuloy gusto niyang umiyak at ibaon na lang ang mukha niya sa damit ni Zymon. Matapos noon, hinatid na siya ni Zymon. Matapos niyang makapag-ayos. Nakakuha sila ng tiket sa tulong ni Ezekiel kahit na rush hour na. Tahimik lang si Shane sa tabi. Iniisip niya, imbis na magsasaya siya na makakauwi na siya sa kanila at makakahinga na siya kay Zymon. Heto at parang hindi pa siya mapakali. Pakaramdam niya ay para bang may mali at hindi niya matukoy kung ano ang maling iyon. Nakarating sila ng airport na walang imik. I can come with you at baka makatunog si Lolo. Idamay pa niya ang pamilya mo. Pumungay bigla ang mga mata niya. It just too sudden. Para bang ang dali-dali lang ng pangyayari ni hindi man lang niya na-realize na may problema pala si Shane sa pamilya niya. Pero ni isang beses walang binanggit si Shane sa kanya. You still don't trust me, sabi ni Zymon sa isipan niya habang nakatingin sa babaeng ayaw sa kanya. I wonder kung babalikan mo pa ako. Natatawang sabi niya even though it's a half-meant joke. Mauna na ako. Sabi ni Shane na kinuhang maleta niya na hawak ni Zymon. No goodbyes. No last minute of sight. Nagtuloy-tuloy lang talaga siya sa paglalakad na para bang tinatakbuhan niya ang problema niya. Ngunit si Zymon nakatingin lang sa kanya ni hindi siya kumurap. Sobrang magkaiba tayo. Kahit anong gawin ko, hindi pa rin kita maabot. Zymon. Nang pumasok si Shane sa airport, saka palang tumalikod si Zymon. Sumakay siya ng taxi at bumalik sa bahay na inuupahan niya. Habang si Shane nakahawak ngayon sa dibdib niya, nalilito siya kung bakit ganitong nararamdaman niya, kung bakit parang hirap na hirap siyang ihakbang ang mga paa niya. Naguguluhan siya kung dahil lang ba ito sa katotohanan na nagulat siya na pinayagan siya ni Zymon na umuwi o dahil hindi na siya sanay na hindi makasama ang binata.
thinking na mawawala rin agam-agam sa dibdib niya mamaya. Sumakay siya ng eroplano at umuwi sa probinsya nila. Samantala, si Zaymon, wala siyang imik sa loob ng taxi. Nang makarating siya sa kanila, wala siyang kabuhay-buhay na pumasok sa bahay without thinking na may kapahamakan na palang naghihintay sa kanya sa loob. Ang mga tauhan ng lolo niya ay nasa loob na ng bahay niya. Mabilis lang ang naging biyahe ni Shane. After the air travel, nagtaxi lang siya papuntang San Carlos, ang probinsya nila. Madaling araw na siyang nakarating sa bahay nila, ngunit kahit na ganoon, ang isipan niya ay nasa kay Zaymon pa rin. Bakit piniisip ko pang lalaking yun? Malaki na siya. Kaya na niyang sarili niya. Sabi ni Shane at nagpatuloy sa paglalakad papasok sa kanila. Ngunit nahinto siya ulit at inisip na naman si Zaymon. Inis niyang kinuha ang cellphone niya para sana tawagan si Zaymon. Nabigla siyang nasilo sa flashlight ni tinapat ng papa niya sa kanya. Shane? Pa? Teka, ang flashlight pa. Ano yan na nakapikit ang isang mata at nakaharang ang siko sa muka? Ikaw nga, Shane! Anak, teka! Bakit hindi ka nagpasabi? Ma, nandito ang anak mo! Ang nakapatay nilang ilaw ay agad na bumukas lahat at lumabas ang mama niya. Shane! Sa lakas ng boses nito, napangiwi na siya. Nakung bata ka, bakit hindi ka nagpasabi na uuwi ka at bakit ngayon ka lang? Ngayon ka lang ba pinayagan ng boss mong may saltik? Hindi makareact si Shane. Jessica lang nagiging masama sa paningin ng mga magulang niya dahil sa mga panahong hindi siya pinapauwi ni Zaymon. Sa loob na tayo mag-usap, tara na at pumasok na muna tayo sa bahay at malamig sa labas. Sabi ni Sammy, ang ama ni Shane, na kukunin lang sanang itak na naiwan sa labas. Bakit bigla ng pag-uwi mo, anak? Si Rosalie, ang ina ni Shane. Si Jenali po, ma. Nag-usap kasi kami kanina at nagkasagutan. Ayaw makinig ng batang yun sa akin, kaya po napasugod na ako dito. Sabi niya nang maalalang pinagtaasan siya nito ng boses kanina sa phone. Kung hindi nangyari yon, hindi naman niya maiisip na uuwi siya. Kilala niya si Jenali at batid niyang tatakas ito ng bahay kapag hihigpitan. Nasa kwarto at natutulog na. Bukas mo na yan kausapin. Si Jenali na nasa loob ng kwarto, dahan-dahan nang sinara ang pinto. Gusto niyang yakapin ang ate niya pero natatakot siya dahil naging bastos siya kanina. Napatingin siya sa bag niya at agad niya yung binalikan para ilabas sa mga damit niya. Oo, lalayas sana siya ngayong gabi. Tataka siya kapag tulog ng mama at papa niya pero hindi niya inaasahan na uuwi ang ate niya matapos ang ilang taon. Matapos niyang ibalik ang mga damit niya sa closet niya, saka naman niya narinig ang katok sa pinto ng kwarto niya. Agad siyang humiga sa kama at nagkunwaring natutulog. Naramdaman ni Jenali na bumukas ang pinto at maya-maya pa ay naramdaman niyang may humalik sa ulo niya. Agad na nanubig ang mata niya nang maramdaman ng ate niya yon. Sobra niyang mahal ang ate Shane niya at miss na niya ito. Gusto niyang mag-aral sa Manila dahil may nakuha siyang scholarship doon sa pagiging active niya bilang gymnastic player sa school nila. 13 years old na siya at sa isipan niya, kaya niyang sarili niya. Mataas ang pangarap niya para siyang si Shane, kaya gusto niyang mag-aral sa magandang paaralan, hindi sa pocho-pochong paaralan lamang. Ma, anong gagawin ko kay Jenali? Sabi ni Shane na nag-aalalang mukha habang nakatingin kay Jenali na nakikinig naman sa kanya. Hindi namin siya pinapabayaan ng ama mo, anak. Hayaan mo, bukas kapag nag-usap kayo, makikinig siya sa'yo. Nakagat ni Shane ang labi niya. Gusto niyang ibigay lahat kay Jenali dahil mahal na mahal niya ito. Kaya siya nagsusumikap din para sa kinabukasan ng kapatid niya. Pero sa mga plano ni Jenali sa buhay niya ngayon, binabagabag siya. Hindi siya mapakali kung hindi niya ito makausap sa personal. Halika na, matulog ka na muna at bukas mo na siya gisingin. Sabi ni Rosalie at kinuha ang kamay ni Shane para dalhin palabas ng kwarto ni Jenali. Kinabukasan, tanghali nang nagising si Shane. Nagulat na lang siya nang marinig si Jenali sa kwarto niya na nagsasalita. Nang imulat niyang mata niya, nakita niya itong nakatingin sa phone niya. Opo kuya, safe po si ating nakarating dito. Doon na pagtanto ni Shane na ang kausap ni Jenali ay walang iba kundi si Zaymon. Samantalang nakangiti naman si Zaymon sa camera habang kaharap ang kapatid ni Shane, tumawag siya pagkagising niya at nagulat siya nang sumagot ay isang babae. Nagpakilala itong Jenali, kapatid ni Shane. Boyfriend po ba kayo ni ate, kuya? Tanong ni Jenali sa kanya. Gumiti si Zaymon at sinabing, ako ang mister niya. Nalaki ang mata ni Jenali. Hala, seryoso kuya? Tumawa si Zaymon at sinabing, tulong nga ang ate mo kasi kung gising siya at narinig niya sinabi ko, tsaka kung mag-aalboruto yon. Humabang muso ni Jenali and somehow natawa si Zaymon dahil kuhang-kuha ni Jenali kung paano ngumusong ate Shane niya. Sayang naman kuya, akala ko magjowa kayo. Zaymon! Napatingin si Zaymon sa pinto at nakita niya si Rosita na papasok.
Sige, Jenali, pakisabi sa ate mo mamaya na tumawag ako. Sabi niya tagad na pinatay ang tawag. Mabuti at nagising ka na. Linisin natin ang sugat mo, sabi ni Rosita habang nakating sa parte ng hubad na katawan ni Zymon kung saan ay may tama ng baril. Naliligo si Zymon ng pawis niya at namimilipit sa sakit. Dahil kagabi nakatakas nga siya, ngunit aksidente namang naputok na tauhan ni Don Alberto ang baril ng pangtakot lang sana sa kanya. He barely escaped and it was Rosita who found him on the street.